Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga Repa Pips. Meron naman tayong gagawing project. Ito, binili ko sa Shopee. Sabay ito. Buksan natin. Ito ay inverter. Ayun, no? Meron siyang transformer, dalawang transistor. Inductor. Capacitor. May diode. Ano siya? True hole technology. Ito yung kanyang PCB. Layout. Ito ay 220 12 volts to 220 volts. Dalawa. Buksan na rin natin para ma-check natin. Dalo siya. Ano bang gamit nito? Ang gamit nito, DC to AC converter. Ang ating input sa battery, 12 volts. So, 12 volts ang input niya, tapos ang out niya, 220. Kasi, ito, bulb natin, 220 Akari. Itong ating input supply DC 12 volts. So, gagawin natin, kakabit natin ito sa ating inverter. Yung 12 volts magiging 220 volts ang out. Pailawin natin itong LED bulb natin. Ito yung kanyang pinaka itsura. PCB niya iba, oh. Hindi siya kulay green. Dito green. So, lagay na natin sa lagyan na natin ng ng linya. Ito na ang ating setup. Ito yung ating battery. Meron tayo dito ng alligator. Konektado sa number 16 na wire, AWG terminal block, yun yung module. Dalawang terminal block pa rin. Number 16 na wire at meron tayo ditong bukilya. Socket, outlet. May fuse 0.5 ampere. Yan ang ating setup. Dalawang linya niya, isang AC at saka isang DC. Ganito yan. Itong linyang ito dito sa ating module, yan ay linyang A, letter A at saka C. Ito, AC. Itong pangalawa, letter, nandito yun eh. Letter B, at saka D. Yun, D. D. A, C, B, D. Ito, sa DC output. Ito naman, sa AC output. Dalawa ang kanyang output, dual output. AC at saka DC. Sukatin natin ang ating battery sa DC. Set natin sa 20 volts DC. Ang battery ay positive to negative. Twelve
0.07 volts DC. DC yan. Nakaset tayo sa DC. Okay? Gagawin natin, ikabit na natin ang ating linya. Negative sa negative, positive sa positive. Okay? Nakakabit na siya. Sukatin natin ang voltage. Medyo delikado ito kasi mataas ang voltahe na ngayon ng ating inverter. Kaya konting ingat. Set natin siya sa DC. Okay, nakaset sa DC 20 volts. 20 volts siya. Sukatin natin ang battery na naman. Eleven point five. Ngayon dito sa ating input, tingnan natin. Negative, positive, eleven point 47, nagsasayaw ah. 11.45. So, sukatin naman natin without a load yung output ng ating inverter. AC. Malakas na kuryente yan. Wala siyang load. Ibig sabihin, wala siyang nakakabit na ilaw. Set natin ito sa Set natin sa 750 RMS AC 750 volts AC. Tingnan natin. Anong voltahe ng output? So AC siya kahit anong polarity. Tingnan natin ha. Ayun oh. Kita mo? 544 volts. From 12 volts DC, naging 544 volts. Kahit baliktarin mo yan, AC pa rin yan. 544 volts. Ang nasukat natin dyan, yung volts sa RMS. Voltage. RMS. BRMS. Yung kabila, ibang connection yan. Yan ay merong, ito merong capacitive dropper, may capacitor. Ito naman may linya na diode, kaya may diode yung ano. Kaya siya DC. So, sa DC, ang ground natin dyan, yung letter D. D. Yung B, tingnan natin ha. Teka, kung DC yan, set natin ito sa DC. Kaso, iisa yung selection niya. DC at AC. Ang DC niya, kaya niya ang 1000 volts DC. Pag AC, kaya niya ang 750 volts AC. Dito na lang. DC. Ayun. DC. AC. DC. Backlight. Okay? Tingnan natin. Negative I letter D. Positive B. Ayun oh. 398 volts DC. Oh, 351. Diba? Pag binaliktad natin, ayun oh, nag-negative siya. Negative 351. Pag binaliktad ito, positive 350. Oh, eh, DC siya. Diba? Pag DC, wrong polarity, negative.
Ito naman, AC. Set lang natin sa AC to. Kahit anong polarity niyan. AC. Baliktarin mo man yan, ganoon pa rin, 540 39 volts AC, di ba? Siya ay AC, yung kabila DC. Oh, yan ang ating ilaw. O, lagyan na natin ngayon ng load. O, tingnan natin sa load, ha. Gagawin nating load. Ito. 220 volts. 220 ba talaga yan? Teka, tanggalin muna natin ito. Baka tayo makakuryente. Mahirap na. Okay. E, tingnan natin. Dito sa ating AC. AC extension. Lagay natin sa socket, outlet. 220 ba ito talaga? Lagay natin. Akari. Testingin muna natin ang ating linya. Naka-AC siya. AC na 750 range. Pwede nito. Okay? Tingnan natin yung linya. AC. Tingnan natin, ha, kung anong linya nito, ha. O, ito. Ayun, oh. 231 volts AC yan, AC. 229, 261, 262 AC. AC siya, di ba? You know, AC. Kung AC yan, lagyan na natin ito. AC, ha? Dito rin. Yun, umilaw siya. Di ba? AC. So, siya ay AC. AC yung ating bulb. Lagyan na natin sa ating ano, socket. Lagyan na natin. AC pala siya, ha? Ayan. Ngayon, kakabit na natin sa battery na naman. Meron na tayong load. Okay? Oh. Yun, oh. May ilaw, di ba? So, napiilaw nung inverter yung bumbilyang 220 volts LED bulb. 7 watts yan. 7 watts. Akari. Ang tanong naman dito, ano naman ang kanyang reading sa dalawang terminal at saka doon sa input. Tingnan natin ang input. Sa input, yung battery natin, lagay natin sa DC. DC, backlight. Okay? Tingnan natin. Anong boltahe niya? Pag may load, DC siya. Ayun, oh. Nag-drop out yung voltage ng battery. Di ba 12 volts siya? Ah, 11. 11 point something volts. Naging 5.89 volts. Pag may load na ilaw, drop out siya. Yun, oh. 5.89. Pag may load na 7 watts na bulb, o, tingnan naman natin dito sa kanyang output. Set uli natin sa ating AC. AC. Tingnan natin, ha. Ano ang kanyang output? Ilang boltahe? AC. Ayun, o. Kita mo? Ang AC na niya, ano na? 46 volts AC. Diba? Pag may load, 46, 49, 47 volts AC. Oh, nabago. Diba dati mataas? Mabot ng mga 500 volts. E ngayon, ano na, oh, 47 volts AC. Ito naman,
11 volts naging 5 volts. So, ngayon, nakain nung module o nung ating power consumption yung voltahe ng AC. O, ito naman ang gagawin natin. Yun naman ang kabila ang ating te-testing. My load. Tanggalin natin. Lipat natin ang ating okay. Lagay na naman uli natin ang ating battery. Parang walang nangyari, di ba? Eh, patay natin ilaw. Ayun, oh. Mahina yung ilaw niya. May ilaw yan, mahina. Parang wala. Mahina yan. May ilaw na mahina. Halos di mo makita yung ilaw niyan, eh. Mahina siya. O, tingnan pala natin yung voltahe pag may load sa DC. DC. Ayun, nakaset sa DC. Negative natin ay D, positive ay B. Ayun, 2, halos ganun pa rin, 309 volts, 310 volts, o 270 sa DC. May ilaw yan, mahina lang, yun o, may ilaw ng mahina. Kita ba? Okay, so yan kung bakit umiilaw na ang ating mas malakas dito sa AC. So yan ang ating setup. Paano ba ginawa yan? Paano na-convert ng battery yung 220 volts? At tingnan natin ang circuit diagram. Tanggalin natin, para tayo makuryente. Nagkaroon ako ng konting reverse engineering sa ating module. Ito ang kanyang final circuit diagram na nagawa ko. So ito yung ating battery, 12 volts. Plus 12 volts, negative 12 volts. Yung negative 12 volts na yan, dito yan eh, reference ko sa module. Pero ano yan? DC. Pwedeng ground yan. O 0 volts. Yan yung pinaka-ground niya, 0 volts. Plus 12 volts, negative 12 volts ng battery. Lead acid battery. Ang in ng ating circuit, yung DC, 12 volts, di ba ito yun? Na 12 volts, flat line, i-convert natin sa alternating AC. Yan, AC. Kita ba? Na merong positive voltage at negative voltage. Positive voltage at negative voltage ang ating in. Yung direct current gagawing alternating current. Dito yon, alternating current. Ang kailangan natin transistor, yan ay oscillator na merong start-up resistor o yung pull-down resistor papunta sa ground, biasing
resistor ng transistor. Ang ating transistor ay A1568 PNP type na transistor. Yan yung kanyang mga emitter base collector. Dalawa. Ito naman ang ating transistor. Siya ay A1568 PNP type na transistor power. Maitim. Made in Indonesia. Karamihan sa Indonesia na bibili ito. So, siya ay PNP type. Tatlong paan niya. Para masukat natin, lagay natin sa breadboard. Ang kanyang drawing PNP base collect emitter collector PNP positive, negative, positive. Sa data sheet, meron siyang equivalent circuit. Meron siyang nakaklamp na 250 ohms na resistor at meron ding built-in na diode, nakaklamp na diode. So hindi siya ordinary PNP type na transistor. Siya ay A1568 PNP type na transistor. So, gagawin natin sa PNP type na transistor, pag sinukat natin ng tester yan, yung ating negative sa ating test probe, dito yan. Dito natin ilalagay, i-coconnect at ang positive dito, positive. So, negative sa base. Yung arrow niya nandito, PNP type. Sapatin natin. Dito, pag ganito nakaharap, ititilt natin ng ganyan, medyo maliit yung space dito. Malaki dito. So, ito ay base collector emitter. Sa drawing, ganito yan. Diba? Nung tinilt natin, medyo maliit yung space sa taas. So, ito ay base collector emitter. Nakaganon siya. Mas maliit yung space sa taas. Test natin. Para madaling i-test, lagay natin sa breadboard. Set natin sa auto. Yung negative sa base. Alam natin yung base dito. Dito. So, negative. Positive. Alam natin na collector yan. Meron siyang 0.779 mega ohms. Mega ohm. Base to collector. Base to emitter. 173.2 ohms. So, pagbaliktad naman, positive naman yung base. Positive, tingnan natin. Wala, di ba? Ayun, meron dito. Kung positive naman sa collector emitter,
wala kang masyadong mababasa. Kaya yung negative sa base talaga. Base to collector, you know, 0.791 mega ohms. Base to emitter, 183.4 ohms. So yan ang pagtest ng PNP type na transistor. Ano siya? Para may pagka IC type. Tinanggal ko din sa board. Ang gagawin ng transistor, magpuproduce siya ng positive voltage at negative voltage. Magiging oscillator yan. Kailangan meron kang transformer, center tap. Meron niya mga identifying points. Nandito yun, oh. May 5, may 2, 6, may A, may 2, may A, B, C, D. Lahat yan nandito. Okay, mga repapips. Gagamitan natin ang aning ST184. Susukatin natin ang kanyang windings. Tinanggal ko sa board. Para malaman natin ang mga terminal points niya. Gagamitan natin ang ST184. Naka-auto range. Backlight, auto. Tingnan natin ang continuity test. Siya ay 4 tsaka 3. Point 7. Point 7. So may connection itong 3. Point 7. Itong 3 connected. Ito, pang-4, wala. Wala. So itong pang-4 tsaka itong nasa gitna sa tatluhan connected. Siya ay 0.7. ohms. So ito, 0.7 ohms, 0.7, 0.7. Ito connected, itong 3. Itong gitna, tsaka isa, connected. ohms. Ibig sabihin, ito yung sa 220. Malaki yung kanyang resistance. Ito, sa gitna, at saka itong sa ilalim, yan yung sa feedback coil. Yan yung feedback coil. Itong 3, ito yung sa center tap, gitna, tas taas, baba. Itong 3, center tap, para sa ating inverter. Yun lang, continuity test. Para makapag-produce ng alternating current, ito ang nangyari. Paano na-produce yan? Initial state of the circuit, diba, direct current yan. Itong dalawang transistor, mag-uunhan sila kung sino ang maunang mag-switch on. Diba, parang sa nakakonekta sa 12 volts. Emitter to base. PNP to eh, kaya emitter to base. Pwede dito, pwede din doon. Emitter to base. Q1, Q2. Alin sa dalawa mauna? In theory, sabay sila.
na mag-switch on. Pag nag-switch on ng emitter to base, totally emitter to collector, dadali din ng kuryente. Tsaka emitter to collector din dito. But in reality, merong mauuna dyan. Dahil sa tolerance ng pyesa. Eh kung mas less ang resistance nito, mas mababa ang resistance. Halimbawa itong mauna. Okay, itong nauna. So ito ngayon ang ating unang pyesang mag-switch on. So ang kuryente tatakbo dito. Emitter to base to the ground. Mag-switch on through biasing resistor 2.2K na siya ay start up resistor. Switch on na siya. Diba? Na forward bias na siya. Switch on. Takbo ang kuryente sa emitter to collector. Papunta sa coil ng center tap na transformer. Dito, sa 0.5, papunta sa L1 and then to the ground. Magpuproduce siya ngayon ng positive voltage. Bakit siya positive voltage? Positive ito, negative. Diba? Siya ay clockwise direction. Diba? Clockwise direction, no? And then, the time na ito ay positive, mag-co-collapse ngayon yung ano, yung mag-i-induce siya ng voltage dito sa kabila naman sa feedback. Diba? Magkaibang coil yan. In true induction, meron tayo ditong feedback coil. Feedback coil. Hiwalay na coil yan. Ngayon, mag-i-induce ng voltage, magpuproduce ng current. Ang gagawin ng feedback coil, mag-i-inject pa rin siya ng maliit na kuryente sa base. Kaya tuluyan na siyang mag-switch on. On na siya, positive voltage. Counterclockwise in direction, di ba? Dito. At natulungan siya ng feedback coil. Nag-inject pa siya ng current dito. Nag-produce ng current due to induction na induce. Ngayon, na nag-time na ito namang isa ang mag-switch on. Bakit siya negative voltage o mapuproduce? Negative voltage. Tingnan mo ha. Siya naman ngayon mag-switch on. Emitter to base. And then, pag nag-switch on na siya, forward bias dito. Mag-switch on, emitter to collector. Sa kabila naman, no? Kabilang coil. Dadaan na naman ulit sa center tap. Then coil, then to the ground. Kung mapapansin mo, siya ay counterclockwise. Diba? So sa drawing, clockwise ito. Positive voltage. Counterclockwise, negative voltage. So pag ganito ang drawing, oh, pabalik na signal, negative voltage. So positive voltage, negative voltage na produce ng coil at saka ng oscillator. Ang configuration ng ating oscillator ay yung tinatawag na Royer oscillator. Inimbento ni Royer, George Royer. Kasi ang style niya, dalawang transistor, push-pull. Ibig sabihin, push, pupush niya yung current, pull, hihilahin naman ng kabila. Pupush, hila. Kaya positive voltage, negative voltage. Ang kay Royer na style, ano eh, pinapasok niya sa transformer yung signal sa center tap. Royer oscillator ito. Ang nangyari niyan, ito, di ba ito na ngayon na nag-switch on? Ang nangyayari niyan, mag-i-induce naman ng voltage sa feedback coil. Kailangan ito, feedback coil. Pag nag-induce na naman, matutulungan na naman niya ito mag-produce ng current, i-inject uli sa base nung nag-turn on transistor, fully turn on siya. Di ba? So ito, true induction. Kaya siya nag-produce ng current, true induction. Hiwalay na coil eh. Dito naman, yung coil na ito, bakit meron ditong, ano? Ito, ano ba ito? Capacitor. Bakit meron yan? Yan ay X-rated capacitor. 0.1 microfarad, 275 volts.
Dito, ang ginamit na capacitor across the two lines ay X2 caps X-rated capacitor 10 0.1 microfarad 275 volts. Itong kulay dilaw. Ang gamit niyan para ma-filter yung mga EMI, electromagnetic interference, yung mga noise sa linya ng ating coil. Coil ng ating transformer. So, siya ay noise suppressor. 275 volts. Ang gawa ng kapasitor, nagsisilbi ang ano, every time na nagko-collapse ang voltage dito, nagpo-produce siya ng voltage spike, matlakas na kuryente. Ang ginagawa niya, sinasalo ng kapasitor dito. Kaya umiikot lang yung kuryente dito. Nagiging LC tank circuit siya. Nagre-resonate, paikot-ikot lang yung kuryente, pabalik-balik lang dito. Coil, kapasitor, kapasitor, coil, dito sa malaking coil. Kung diode ang nakalagay dyan, mauubos yung kuryente. Eh, kapasitor, kaya umiikot-ikot lang yung kuryente dito. Naging LC tank siya, nagre-resonate. Ang tawag nga dito, ano eh? Royer Resonant Oscillator. Dahil may kapasitor na naka-connect sa dalawang linya ng coil. Ano naman ang gamit nitong coil na to? Ito yun, no? Yan, yung coil na yan. Anong gamit niyan? Kasi dito, di ba, every time na nag-switch ito, puproduce ng positive voltage, ito naman, mag-o-off, mag-o-on naman ito. Ito, sinasalo naman niya yung crossover distortion. Yung pag-switch on ng transistor. Para hindi mahirapan yung transistor sa switch on niya, hindi masira yung signal sa pagitan ng positive at negative voltage, tutulungan siya ng coil. Kaya may coil dyan sa may center tap papunta sa ground to avoid crossover distortion. Kung walang coil, baka mabungi o hindi maganda yung dugtungan ng positive voltage sa negative voltage na naproduce ng oscillator. Kaya meron niyang coil. At ang gamit ng kapasitor, oscillator, yung LC tank. Diba? May umiikot na, every time na nagkukulaps yung voltage, sinasalo ng kapasitor. Itong gamit din ito, ano eh, line filter, noise suppressor, at saka LC tank. Sa LC tank, magpuproduce siya ng frequency. Di ba ang formula niya, frequency is equal to 1 over 2 pi square root of LC. O, pag alam mo yung inductance ng coil tsaka ng capacitor, may mapuproduce ka ang frequency. Nagre-resonate sila. Ibig sabihin na resonate equal yung impedance ng coil sa impedance ng capacitor. Equal siya, kaya may frequency na produce. Ito, 1 over 2 pi square root of LC. Diba? So ito, kailangan ng feedback coil. Hiwalay na coil yan sa windings ng transformer para mag-produce ng oscillation. Kasi para madugtungan yung positive-negative na na-produce, i-inject uli siya ng ano, ng na-produce na current dito sa base. O, mag-switch on uli siya. Tutulungan niya ang mag-switch on yung Q1. Pag nag-off na naman ito, ay sasaluhin na naman ng kapasitor yung back EMF. Ito naman, mag-o-on. O, pag nag-on yan, mag-i-induce na naman ng voltage dito. Magpuproduce ng current, ito turn on niya. Ito para siyang igniter, starter. Siya yung nagsisigunda. Sigunda siya para maitulak yung current dito. Diba? Para tuluyan siya mag-switch on. O, ito naman yung secondary. O, dito naman tayo sa secondary.
Sa secondary, ang na-produce natin dito, sine wave. Ayan o, sine wave yan. Tingnan natin ha, bakit sine wave yan? Dahil dito yan, sa capacitor tsaka sa inductor. Makikita natin yan sa oscilloscope. Meron siyang bridge type na diode. Yun ang connection niya doon sa module. At meron ding capacitive dropper. Ito yung tinatawag ng capacitive dropper. Capacitor na 2231 kilovolts. Yung kulay blue. Ito ginagamit sa induction. Malakas na kuryente. Nakakonekta siya sa rekta sa coil. Oh. Tapos capacitor. Tsaka sa A. Point A. Ang ginamit nating terminal dito. Natin ha. Itong A. At saka C. Lagyan natin ang bumbilya ng ilaw. May ilaw dito, di ba? A at C. Ang na-produce niyang current, na waveform, alternating current, AC. Para makita natin yung output waveform, gumamit ako ng transformer. Step down. Kasi masyadong malakas yung boltahe ng battery at inverter. Kaya da-downscale natin. You know, yung output ng inverter nakalagay sa input ng 220 volts ng transformer. Yung out niya, 3 volts. Step down transformer. Inverter output to transformer. Tapos ganyan niya papunta sa oscilloscope. So makikita mo, pure sine wave. You know, pure sine wave yung na-produce nung inverter. Sine wave siya. Nakuha natin yan doon sa isang output na AC output. Diba AC? Oh. Bakit siya AC? Diba galing yan dito sa induction? True induction? Ng coil ng transformer. Pag positive dito, true induction, positive din dito. Pag positive dito, negative doon, positive dito, negative doon. 'Di ba? Nag-a-alternate siya. Minsan nilalagyan niya ng dot line dito, para sabihin dito yung positive. Tapos negative, magiging positive, negative. Dito naman, pag nag-alternate na siya, nagiging positive ito, negative. So, ito naman, positive, negative. Diba, ganun ang alternating current? Bakit siya naging, alternating current? Na malakas. Malakas ang kuryente niya kasi ang kanyang capacitive dropper, capacitor, para lang siyang current limiter. Yun, kaya niya 1,000 volts, 1 kilovolts. Kaya malakas yung kuryente. Dito naman tayo, sa kasunod na output. Ito yung una niyang output. AC. AC siya, AC. Kinonekta din natin yan sa B at saka D. Itong dalawa, B at D. Yan naman ang output ng DC. DC output ng pangalawang line ng inverter. Dito, DC output niya. Kapasok din siya sa transformer and then to the oscilloscope. Tingnan natin. Siya ay pulsating direct current. Oh. Naka DC coupling. Ayun. DC coupling. Yan ang kanyang waveform, pulsating direct current, yung ground niya. Ito yung ground niya, dito. Pulsating, half wave lang, puro mga half wave ang nakuha niya. Wala yung negative voltage, kaya siya direct current. Dahil sa ano yan, sa FR2O2 na diode sa inverter. Yun yung linya niya. Oh. Ito yung sa AC. Ito yung sa DC.
Okay? Yan ang kanyang AC waveform, DC waveform. Bakit siya naging pulsating DC? Ito yung DC output. Meron siyang full bridge type na rectifier. Yung mga diode. FR202. 2 ampere. Sa DC output, di ba sine wave yan? Sine wave. Yung positive cycle niya, during the positive cycle, dito dumadaan yung kuryente. Sa diode na ito, papunta dito, meron tayong nakakonect ang bulb dito. Di ba? Papunta dyan, papunta sa kabilang side ng transformer. Parang full wave bridge type rectifier. Naging ano, rectifier yung FR202. 2 ampere ang rating niyan. Kaya siya naging DC voltage. Yung lamp natin, ground natin yung load. So ang reference natin, ground. Naka-ground na siya. So during the reversal of the wave, ito yung nangyari sa first half cycle. Takbo ang kuryente sa diode 1 to the load, diode 2, then back to the other terminal of the transformer. Ang waveform niya, yung positive half cycle, yun. Bakit nandito yung axis o reference axis? Yan yung ground na. Naka-ground na siya. Kaya siya nandito. Makakat na niya yung other half cycle. Kung sakasakali. Ngayon, during the negative half cycle, ito, alternate, current flows into the diode 3, then to the load, then to the diode 4. Diba? Principle ng full wave again. So, yung negative half cycle, yung reversal ng wave, diba dati ito ang positive, ito ang negative. Ngayon, ito na ngayon ang positive, yun ang negative, yun. Ilalim na wave. Nag-conduct yung dalawang diode. Yan, kaya meron siyang output. So, sa isang cycle, dalawang positive output, kaya siya pulsating DC. Ngayon, magtataka ka bakit ang hina ng ano to? Voltahe. Mahina lang ang kanyang DC. Kasi yung bulb natin AC. Meron pa rin siyang ano, yung AC component. Wala kasi siyang ano, filter capacitor. Kaya ganyan yung kanyang wave, oh. Pulsating DC. Wala siyang filter capacitor. Ang kanyang wave ganyan. During the first half cycle, positive lang, na-produce ng dalawang diode. Negative half cycle ng AC wave, ng ating AC wave, another positive half cycle. Kaya, continuously, magkakaroon ka ng wave na ganyan. Bakit nawala yung ano, negative? Eh kasi ano eh, ginamitan mo ng diode, nawala na yung negative na voltage. Diba sa AC, positive at negative yan. At nag-introduce ka ng ground. 0 volts. Once na nag-introduce ka ng ground, ground mo yung ano, AC. Dito na ngayon ang reference point mo, ito. Ground. Hindi katulad nung mga floating circuit. Tingnan natin ha, katulad nung una nating circuit. Ito, yung unang connection natin na naka-connect siya sa C at saka A. Diba? Tapos nandito yung bulb. Ito, sine wave. Ngayon, wala siyang reference point.
o ground. Hindi siya naka-ground, floating siya. Kaya ang kanyang wave nakaganyan lang. Meron siyang positive volts, negative volts. Diba? Oh, during the positive cycle, takbo dito, eh capacitor 'yan. Kaya niyang dumalo yung kuryente sa capacitor ng AC. Positive at negative half cycle, ganun-ganun lang siya. Floating. Wala siyang ground na inintroduce. Floating circuit siya. Diba? Nakahang, parang nakahang, oh. Kaya yung kanyang ano, ang kanyang waveform, sine wave na may positive volts tsaka negative volts. Hindi siya naputol. Mapuputol lang yan pag nag-introduce ka ng ground. Katulad nga dito. Diba? Yung ano natin, yung load natin na bulb, ground natin, ay nangyari niyan, eh yung wave niyan, ganyan. Oh, during the positive half cycle, marerectify niya into one direction, dito. Again, medyo liliit na yan. Dalawang beses siyang nag-voltage drop. During the negative half cycle, pabalik naman. Dito naman sa diode na ito, papunta doon, diode dito. Puro positive half cycle ang mapuproduce mo. Kasi naklip yung negative voltage. Di ba? Dahil nag-introduce ka ng ground. Kaya siya pulsating DC. Pulsating DC. Ang naproduce ng ating out. Ito yung ano, B at saka D. BD terminal points. So yan dahilan kung bakit meron tayo dito sa power supply. Di ba sa power supply, meron dyang positive voltage, may negative voltage, at meron pang isa. Alam mo kung ano isa? Ground. Tatlo siya. So yan ang ating circuit diagram.